Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد pangina ko sa ampong kada mga sulub ko siya sa barangay Badubo Sultan Kudarat Maguindanao sa di ako pa makagamit sa basa na Maguindanao sabab sa adan mga request sa Lakibun sa makinagilan sunya akut ba sa dikenabu siya sa lakitan ng sa Kutabato sa yan nilang kalimyan na makinagilan mo sunya akut ba tanong sa kanong mga sulod tanong ang mga OFW. So ngayon mga kapatid, ang gagamitin ko pong wika ay wikang Tagalog sa ating khutba na ito. So yan po ang inihingi ko po ng paumanhin sa mga kapatid ko po sa lugar na ito. Ang lahat ng papuri ay tanging sa Allah lamang. Sumakanya sa kanyang huling sugwat, propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala, ganun din sa kanyang pamilya, mga sahaba at sa lahat ng tumahak sa kanilang landas hanggat sa araw ng paghukom. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, alam niyo po ba na sa araw ng Jumaa, lagi kong binabanggit na ang sunnah ay babasahin natin ang Suratul Kahf. Ang Suratul Kahf ay punong-puno ng aral, punong-puno ng kwento. At nabanggit ko po sa mga nakaraan na khutba ko na dito ko po ikukwento sa lugar na to kung bakit tinawag na Suratul Kahf ang Suratul Kahf. Dahil sa mga binata na nawala na ang kwento sa kanila. Mga binata na pinatulog sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala hanggang ngayon ay nanatili pa rin silang binata. Hanggang ngayon ay binata pa rin sila. Anong dahilan? Dahil sa pananampalataya nila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. May gantimpala tayo kapag binasa natin ang Suratul Kahf, ang pinakagitna na sura sa Quran, ang Suratul Kahf. Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qaraa Suratul Kahf lailatal jum'ati adaa'a lahu minan nuri bainal jum'atayn." Ang sinuman na basahin niya ang Suratul Kahf sa araw o sa gabi ng Jumu'a o sa araw ng Jumu'a ay bibigyan sa kanya ng Allah ng liwanag ang pagitan ng kanyang dalawang Jumu'a, dalawang Friday. Dito sa Suratul Kahf, pangatlong kwento na po ito na ikukwento ko sa inyo na itinanong sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang mga Hudyo, gusto nilang subukin kung ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay talagang siya ba ay propeta. Pero hindi para maniwala, para ipahiya, para lumayo sa kanya ang kanyang mga tagasunod. Sa time na yan, o sa panahon na yan, maraming mga bagong yakap sa Islam mula sa mga sahaba. Dumating sa propeta ang mga hindi Muslim. Sabi niya, "Ya Muhammad, meron kaming tatlong tanong. Na kapag ka nasagot mo ito, kami ay maniniwala na ikaw ay propeta." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Anong tanong 'yon?" "Wa yas'alunaka 'an dhil qarnayn." Naikwento ko na to, pwede niyo i-review ang Facebook page ng MPDA. Tatanungin kanila ay Muhammad tungkol kay dhul qarnayn. Pangalawang tanong nila, "Sino yung ruh? Sino yung kaluluwa?" Pangatlong tanong nila, at ito yung kukwento ko sa inyo ngayon, "An fityatin kadhahabu." Ang mga binata na bigla nang nawala ang balita sa kanila. Kumbaga, nung umalis sila sa kanila mga bahay, wala nang balita kung nasaan sila hanggang ngayon. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Bumalik kayo bukas, bibigyan ko kayo ng sagot." Subhanallah. Alam niyo po ba, nung bumalik yung mga non-Muslim, yung mga kuffar, yung mga hindi mananampalataya sa propeta, hindi niya nasagot ang tanong. Sa sumunod na araw, sabi ng propeta, "Bumalik kayo ulit." Subhanallah, ilang linggo, hindi nakasagot ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanilang tatlong tanong. Tatlong tanong, hindi nasagot ng propeta.
at nabanggit sa hadith na halos bumaliktad na ang ilan sa mga kasama ng propeta. Kasi sabi nila, kung propeta siya, bakit hindi siya makasagot? Kaya nga ibinabasa kanya ng Allah ang ayah sa Suratul Kahf, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa ay yasha Allah. Huwag mo sasabihin, Muhammad, na tunay na gagawin ko ito bukas, maliban sasabihin mong insha'Allah. Kaya mga kapatid na nakikinig sa khutba na ito, wag na wag nating kakalimutan ang anuman na gusto nating gawin bukas, bukas makalawa, o sa mga susunod na araw, may mga pangako ka, may mga gusto kang gawin, lagi niyong isunod ang insha'Allah. Ang propeta nga, hindi natupad yung mga gusto niyang sabihin, tayo pa kaya. Kaya nga ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung gusto mong gawin ang, sa mga susunod na araw, yun ang sabi ng Allah, sabihin mong insha'Allah. At alam niyo po ba ang pagsasalita ng inshallah, hindi yan isang daang porsyento na kapag hindi mo natupad ay nagkasala ka. Kasi pag sinabi mong inshallah, nakadepende sa Allah kung tutulungan ka niya. Hindi as in pangako ang 100% yun. Pagka hindi mo natupad, ibig sabihin, nanalig ka lang sa Allah. Pero tutulungan ka ng Allah na matupad ang mga gusto mong gawin kinabukasan kapag isinunod mo ang salitang inshallah. Kaya dito mga kapatid, nung banggitin ng Allah, ng propeta sallallahu alaihi wasallam na bumalik kayo bukas at sasagutin ko kayo insha'Allah, doon na niya nasagot ang tanong. Dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, babasahin ko sa inyo ang kwento sa Suratul Kahf. Sila yung mga binata na ang mga magulang nila ay mga pinuno, mga hari, kaya lang sumasamba maliban sa Allah. Marami sila, iba't ibang kanilang tatay. Pero sabi sa kwento, ayon sa tafsir, na ang pangalan ng hari na yan na banggit ni Ibn Abbas na si Qinasus. Ang pangalan ng hari. Ayon sa ibang mga scholar ng tafsir, ang pangalan doon ng hari ay si Absus. So ang daming ano, sabi naman ng iba si Dikanus. Dikanus ang pangalan ng hari na hindi makatarungan na nag-uutos siya sa pagsamba sa mga rebulto at pagsamba sa kanya. Kaya nagplano ang mga anak nila na mararangya ang buhay na umalis at lumisan sa kanilang lugar dahil hindi nila kayang tingnan na sumasamba ang kanilang mga magulang at tao ng kanilang mga tauhan ng kanilang magulang sumasamba sa mga ribulto, sumasamba sa mga barahala, mga wato. Umalis sila at pumunta sila sa gubat. Nung pumunta sila sa gubat, bawat isa, doon sila naipon eh, al-arwahu junudun mujannada. Ang mga kaluluwa natin ay mga sundalo ito. Kapag ka mananampalataya bawat isa dyan, magkakakilanlan yan. Talagang ang pananampalataya natin, yan ang magtitipon sa atin. Kaya naipon sila sa gubat, at doon sila nagsama-sama sa iisang layunin, iniwanan nila ang kanilang pamilya na sumasamba sa ribulto. Kaya sabi ng Allah, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Inaakala mo ba, Muhammad, na silang mga binata na nanatili sila sa loob ng kuiba, nanatili sa loob ng yungib, warraqim. Ang rakim dito, nagkaroon ng opinion ng mga ulama. Sabi nila, ang rakim daw dito, may kasama silang aso. Sabi ng ibang mga ulama, nandun daw nakalagay ang kanilang pangalan, rakim. Ayon sa ibang mga tafsir, kuiba. Ayon sa ibang tafsir, ang rakim ay ang padir na itinayo ni Khidr. Kasi nangyari daw ito sa Roma. Sabi ng ibang mga ulama, sa Najran, dyan banda Saudi Arabia. So wala pong nakakaalam saan eksakto nangyari ang kuiba na ito. Kano min ayatina ajaba, ang kwento ng mga binatang ito ay nakakamangha. Pakagayip, tigabasa na Maguindanao. So tutulan nun niya ang mga huda na pakagayip. Kano min ayatina ajaba, kabilang sa mga tanda ng Allah Ta'ala na nakakamangha. So ano nangyari? Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi' lana min amrina rashada. Sabi nung isa sa kanila, ano kaya kung doon na lang tayo pumunta sa kuiba para hindi natin mahabol ng ating magulang? Kasi hinahanap na sila ngayon ng kanilang magulang. Kasi nung umalis ang kanilang mga magulang at pumunta sila sa isang bayan para mag-celebrate ng pagsamba sa Diyos-Diyosan,
Kaya yun ang pagkakataon nila na nagsilayasan sila. Kaya nung sinunod, nasundan ng hari ang bakas ng kanilang paa dun sa kuweba, binulag sila ng Allah sa daanan. Kaya hindi na nila nakita yung mga binata na naglabasan na doon. Pero bumalik sila ulit sa kuweba, pero hindi na nalaman ng hari na nandun na sila sa loob ng kuweba. Fa'u ilal kaf. Manatili kayo, sabi nung ano, sabi nung pinuno nila. Actually, itong mga binatang ito, nabangit ni Ibn Jarir al-Tabari ng pangalan, kasi ang pangalan nila hindi pang Arabo eh. Si Muxlimin, Muxlimina, ang pangalan ng pinaka panganay o pinaka matanda sa kanila ay si Muxlimina. At ang kanilang pinakabata ay si Yalmiha. Yan daw ang pangalan, ayon sa tafsir, ang pinakabunso nila. Sabi niya, pumunta tayo sa kuweba para hindi na tayo mahanap ng ating mga magulang. At humingi sila sa Allah ng habag at padaliin sa kanila ng Allah ang lahat ng bagay at gabay. Ngayon, sabi ng Allah, فَدَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Sabi dito sa tafsir, itong tainga nila, pinatulog sila ng Allah sa loob ng kuweba. Alam nyo ba, sa lahat ng parte ng katawan natin, saan lang dito ang hindi natutulog? Pag tayo natutulog, itong tainga natin. Kaya mabilis kang magising dahil sa tainga mo. Walang tinakpan ang Allah sa katawan nila maliban sa kanilang mga tainga. Fadarabna ala adhanihim. Tinakpan namin, sabi ng Allah, ang kanilang mga tainga para hindi sila makagising. Kahit anong mangyari, sunog, sigawan, anuman ang mga nakamaiingay sa kanilang paligid ay hindi sila magigising. At nakatulog sila ng matagal na linggo, hindi. Araw, hindi. Buwan, hindi. Taon! Nakatulog sila sa mahabang taon. 10 taon, hindi lang. Tinakpan ng Allah ang kanilang tainga at nakatulog sila ng mahabang taon sa loob ng kuweba. Thumma ba'athnahum lina'alama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada. Pagkatapos nilang magising, susubukin namin, sabi ng Allah, kung sino sa kanila ang nakakaalam kung gaano katagal silang natulog. Sa panahon na yan, ang lugar nila ay punong-puno ng kawalan ng katarungan at pagsamba sa mga ribulto. Kaya sila yung lumayas eh. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, bakit sila lumayas sa Makka? Anong dahilan? Dahil ang taga-Makka ay sumasamba sa mga ribulto. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang lugar mo puro palainom, puro sumasamba sa ribulto, huwag kang manatili dyan. Kailangan mong lumayas. Patuhajiru fiha, inna ardullahi wasi'a, patuhajiru fiha. Ang lupain ng Allah ay malawak. Huwag kang manatili sa lugar na alam mo na ang mga gawain sa lugar na yan ay puro ka, walang kabuluhan. Naalala niyo ba yung isang lalaki na nakapatay ng 99? Gusto niyang magtanong kung may tawba. May pagbabalik loob pa ba? Nakapatay na siya ng 99. Ang pinagtanungan niya, mangmang din, sabi niya wala lang tawba, pati yung dinagdag niya sa pinatay niya, naging 100. Kaya nung siya ilumay, yung nakapagtanong siya sa isang maalam, sabi niya pumunta ka sa isang lugar kung saan walang gumagawa ng mga gawain na pagsuway sa Allah. Kaya nung pauwi siya, nung malapit na siya, doon sa lugar kung saan ang mga tao doon ay sumasamba, yun ang naging daan. Kaya sa pinapasok ng Allah sa paraiso, wala pa siya nagawang mabuti ha, pupunta pa lang siya doon. Pero inatawad na sa kanya ng Allah ang kanyang kasalanan dahil gusto niyang umalis sa lugar na kung saan gumagawa ng pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag ang lugar mo ay mga pagsuway, sumasamba maliban sa Allah, umalis ka na dyan at lumayas ka na. Bakit? Alam niyo ba, mga kapatid? Pag nanatili ka sa lugar na yan, damay ka sa darating na tsunami. Damay ka sa darating na parusa sa kanila. Kaya si Aisha radallahu anha, sabi niya, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ka dumami na ang gawain na masama sa lugar, ay darating na sa kanila ang parusa ng Allah. Napanood niyo yung nangyari sa Aceh, sa Indonesia, na tinamaan ng tsunami? Bago mangyari ang tsunami, mga Muslim, maraming Muslim doon. May mga nagdi-disco, may mga, lahat ng mga hindi magaganda nangyari kaya dumating ang tsunami na hindi nila alam. Kaya sabi ng Allah, dahara al-fasadu fil barri wal bahr, bima kasabat aydin nas liudhikahum ba'da alladhi amilu, la'allahum yarji'un. Lilitaw ang kalamidad sa karagatan at sa kasakalupaan dahil sa kagagawan ng mga tao.
nang sa ganun ay magbalik loob sila sa Allah. Kaya ngayon, lumaya sila. Pagkatapos sila magising, nagtanong-tanong ang bawat isa sa kanila, sumabahat na hum, lina'anama ayul hasbayin lima hasamidu, lima labithu amada, kung gaano kahaba ang kanilang itinulog. Nahnu nakustu alayka nabahum bilhaq, innahu fityatun amanu birabbihim wazidnahum muda. Tunay na ikukwento namin sa iyo, Muhammad, ang kwento ng mga binatang ito. Katotohanan na kwento. Innahum fityatun amanu, sila ay mga binata na nampalataya sa Allah. Wazidnahum huda, dinagdagan namin sa kanila ang gabay. Ang takot nila sa Allah, hindi namin sila pinabayaan, sabi ng Allah. Okay. Dito, sabi ng Allah, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْقَامُ. Binigyan sila ng Allah ng paninindigan, mahabang sabar. Dahil, ibiruin nyo, ilan ng pera ang dala nila? Suot. Wala silang dala. Iniwanan nila ang marangyang buhay. Dahil lang sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. فَقَالُوا رَبَّنَا وَرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Dahil iniwanan nila ang mga tao na mga kasama nila sa lugar nila dahil sumasamba sila maliban sa Allah. Laqad qulna idan shatata, kasi kapag sumamba sila kasama nila, tunay na sila ay nakapagsalita ng bagay na susuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Haulay kumun attakhadu min dunihi aliha. Sila mga tao namin, sumasamba sila maliban sa Allah. Laula ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin. Wala naman sila matibay na katibayan tungkol sa pagsamba nila sa mga ribulto. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ang pinaka hindi makatarungan na gawain natin ay ang magsinungaling ka sa Allah. Sasabihin mo, yan ang sinasamba. Yan ba kabutsimba niya sa mga kuwana? Kabutsumbali ba niya sa mga ligid na lagat? Kabutsumbali sa mga ig, sa mga ataganunok? Kapangitog sa kulta, namba, yan ang pinakamalaking kasalanan na kailanman ay hindi mapapatawad ng Allah. Kaya sa mga kapatid na nandito, hanggat maaari, iwasan po natin ang pagsishirk, pag-aalay ng mga hayop, manok, kambing sa ilalim ng mga puno, pag-iaalod natin sa tubig, o anumang panggagamot na may kasamang shirk, iwasan po natin yan kasi kailanman hindi ka magtatagumpay at wala ka ng pag-asa na makapasok sa paraiso. Kaya dapat maiwanan na po yan. وَإِذِي أَتَزَلْتُمُوهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأُوْ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Sabi nung isa sa kanila, sige, tara na, tumakbo na tayo sa kuiba para makatakas tayo sa kanila. Para maiwasan natin sila na sumasamba maliban sa Allah. At hinihingi nila sa Allah ang kanyang habag at mapadali sa kanila lahat ng bagay. Ngayon, nagtakas, nakatulog na sila. Sabi ni Ibn Abbas, ayon sa tafsir, pag daw sila natutulog, sa loob ng isang taon, isang beses silang tatagilid. Kasi daw, pag nanatili daw sila, kakainin ng lupa ang kanilang katawan. Ayon sa tafsir, sa bawat isang taon, dalawang beses sila tatagilid. Halimbawa, nakahiga sila ganyan, tatagilid na lang pag ganun. Ayon sa kapahintulutan ng Allah, para hindi daw kainin ng lupa ang kanilang katawan. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا. Ito ang habag sa kanila ng Allah dahil sa kanilang pananampalataya. Kapag kayong araw sisikat, hindi sila direktang matatama ng araw, kakanan yung araw. Subhanallah, kakanan. Yung araw ay sisikat ng hindi diridiritso. Pag matatamaan na sila ng araw, gaganyan yung araw kakanan para hindi sila tamaan ng araw. At ang tatama lamang sa kanila ng araw ay yung vitamins lang niya. Kapag naman lulubog na naman, ay kakaliwa na naman yung araw para hindi sila direktang tatamaan yung araw. Yan ang habag at awa sa kanila ng Allah para hindi masunog ang kanilang katawan at hindi mainitan. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. Akala mo sila ay gising. Tinatulog sila ng Allah na bukas ang kanilang mata. Kaya pagdadaan ka sa kanila, nakagising sila. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. So dito, وَنُكَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Kapag sila ay natutulog, minsan nakaganyan sa isang taon. Sa 6 months, din 6 months, gaganyan na naman sila para hindi kainin ng lupa ang kanilang katawan. Pero mayroon silang kasamang aso.
Sabi nila, sabi sa tafsir, ang aso na ito ay talagang hindi talaga nila yung kasama. Kasi nung sila ay naglalakbay, napadaan sila sa namamastol na may kasamang aso. Yung aso gustong sumama sa kanila. Ayaw nilang pasamahin kasi sabi nila, baka maingay, baka magsalita yan, magingay, baka maituro ang kanilang lugar. Kaya, ang aso ay itinaas niya ang kanyang dalawang paa sa harapan at nagdua. Nanalangin siya sa Allah subhanahu wa ta'ala na makasama niya ang mga binatang ito. At nabanggit sa tafsir na 40 taon pa, nagsalita yung aso eh, 40 taon pa ay alam ko na na makakasama ko kayo. Kaya nung mapadaan kayo sa akin, ay sumama ako sa inyo agad. Sabi nung aso. Kaya yung aso, biruin yung aso ha, hindi namatay ang aso kasama nila. Bakit? Dahil nakasama ng aso ang mga mananampalataya. Pwede tayo makapasok sa paraiso dahil lang sa aso. Pwede bang mag-alaga ng aso? Pwede mag-alaga ng aso sa tatlong dahilan. Paglabas na dito, bawal na po mag-alaga kasi bawat isang araw, dalawang bundok po yung mababawas sa gantimpala mo. Pwede ka lang mag-alaga ng aso pag tagabantay ng halaman o mga pananim mo o farm. Pwede ka mag-alaga ng aso kung tagabantay ng mga, halimbawa, ng bahay mo. Pwede ka mag-alaga ng aso kung gagamitin mo sa pangangaso. Maghuli ka ng usa, manghuli ka ng mga hayop sa gubat, pwede. Pero kung aalagaan mo yung aso sa loob ng bahay, parang pusa, yan ay haram. Bawat araw, babawasan ng Allah ang gantimpala mo. Kaya yung sabi ng sa mga ulama na ang aso daw na ito ay alaga na daw nila dati pa. Pero ayon sa tafsir, ay hindi nila ito alaga, kundi talagang sumama lang sa kanila. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. O dito, لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Kaya hindi sila mapasukan doon sa kuiba kasi nakakatakot sila. Kasi daw, sabi sa tafsir, pero walang katotohanan, malubay ang hadith dito. Mahaba na daw ang kanilang kuko at mahaba na daw ang kanilang buhok, pero hindi totoo yun. Kasi bakit? Nanatili silang binata. Kaya lang, nakakatakot silipin sila doon sa loob ng kuiba na may kasama silang aso. At yun ay pahintulot ng Allah para hindi sila pasukin ng sinuman. So natulog sila ng mahabang panahon. Wa kadhalika ba'athnahum liyatasa'alu bainahum. Ngayon, alhamdulillah, nagising na sila. Alam niyo ba kung gaano katagal sila natulog? More than 300 years. Yan nilang kinatulog sa tuwipan at pasuanto, imburnal at tukangin tawagsan, na labi taluga atus lagun. Tupan ka nakagadam sila. Nung nagising sila, nagtatanong yung bawat isa, para bang natulog sila kanina lang? Liyatasa'alu bainahum. Nung bago sila natulog, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, ang hari sa time na yan ay hindi makatarungan. Pagka hindi ka bumalik sa religion nila, dalawa lang pagpipilian. Babatuhin ka hanggang mamatay o kaya ay papatayin ka. Ganun lang ang option pagka hindi ka bumalik sa religion na pagsamba sa ribulto. Kala iluminum kam labistum, sabi nung isa sa kanila, gaano katagal ang pagtulog natin? Kalo labis na yawman aw ba'da yawm. Sabi na siguro natulog tayo ng kalahating araw o ilang araw lang. Kalo bal labis na miyata amin. So dito, sabi nung isa sa kanila, bagkus, natulog tayo sa kalo rabukum alamu bima labistum. Ngunit ang Allah ang tunay na nakakaalam kung gaano katagal kayo natulog. Kalo labis na yawman aw ba'da yawm. Kalo rabukum alamu bima labistum. Pabasu ahadakum biwalidikum hadihi ila al-madina falyandur azka ayuha azka tu'aman falyatikum birizqin min walyatalattaf wala yash'iranna bikum ahada. Ngayon yung pinakamatanda sa kanila na si Muslimina, inutusan niya si Yalmikha, yung pinakabunso sa kanila, kasi ayon sa kwento sila daw ay pito sila. Hindi nila alam yung pera nila ngayon ay hindi natatanggapin, kumbaga yung piso pa noon katatlong daang taon, 100 years. Sabi na pumunta ka doon sa market pero magtago ka kasi baka makita ka at papuntahan nila tayo at masundan nila tayo sa kuiba. Pero hindi nila alam na ang hari na sa time na yan ay Muslim na. Bago sila natulog, hari ay hindi Muslim at hindi makatarungan. Ngayon, pagkagising nila, mananampalataya na wala ng kafir sa lugar, mananampalataya na lahat. Nagtatago siya. Pagdating niya sa market, nagtaka yung nagbibinta, lumang-luma yung pera. Kumbaga, 100 years na yung pera niya, hindi na ito makabili dato.
Bakit ang pera mo ito? So bibili siya, nagtaka siya. So sabi niya, may mga kasama ko hindi makakain. So na, parang may kwento na may hinahanap na matanda na, na mga binata na, na daang taon nang nakalipas, so naiparating sa hari yun. So gustong puntahan ng mga tao yung kuiba para silipin kung anong nangyari sa mga binata ngayon na bakit hanggang ngayon binata pa rin sila. Subhanallah, yun ay sahabag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum iyadharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada. Sa mag-ingat ka sa pagpunta sa markita kasi pagpabalik ka dito, pag nasundan ka at malaman nila yung lugar natin, wala na, sabi niya, papipiliin tayo. Papatayin tayo hanggang batuin o papatayin na lang o kaya ay susunod tayo sa kanilang religion. Wa kadhalika atharna alayhim. Sabi nung hari, ituro mo sa akin kung saan kayo nakatira. Subhanallah. Gising na gising sila, li'alamu anna wa'dallahi haqq. Para ipaalam sa kanila na ang pangako ng Allah ay totoo. Na kahit napatay ka na, babangon ka pa rin. La rayba fiha. Walang duda yan. Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Subhanallah. Dahil sa habag at awa ng Allah, pagpasok, sabi ng binata, huwag muna kayong pumasok ha, kasi silipin ko muna yung mga binata, mga kasama ko. Hindi muna pinahintulutan na pumasok. Kasi yung binata, kasama yung hari, so, pinuntahan nila yung kuiba. Kaya lang, sa pahintulot ng Allah, bago pa makapasok ang hari, kinuha na ng Allah ang kaninang buhay. Lahat sila ay tuluyan ng yumao. So, natingin ng ari, wala na. Yun ang ginawang libingan nila, yun na yung kuiba na yun. Ngayon, idyatanaza'u na bainahum amrahum. Yung mga tao nagtalo-talo na ngayon. Anong gagawin natin sa mga tao, mga binatay na sa loob ng kuiba? Huwag na natin disturbuhin. So, bawat isa sa kanila nagsuggest, faqalu ibn alayhim munyana. Sabi nung iba, sige, lagyan na lang natin ng bato para wala na makapasok sa kanila. Kasi nung makita nila, wala na mga buhay. Yung binata na kasama nila, wala na, hindi na nagsasalita, tulog na lahat. Tuluyan ang pinatulog sila ng Allah. Rabbuhum a'lamu bihim. Pero ang Allah ang tunay na nakakaalam sa kanila. Qala yaghlabu ala amrihim lanattakhidanna alayhim masjida. Sabi nung ilan sa kanila, ano kaya kung gawan na lang natin na masjid? Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, mahigpit niyang ipinagbawal na ang libingan ay gawan ng masjid. Bawal, haram yun. Na yung masjid, magagawa ka ng libingan, gagawan mo na masjid, haram yun. Yan ay ginagawa ng mga Hudyo. Sayaqulu na thalathatu rabi'uhum kalbuhum. Na ngayon, nagtalo-talo na sila. Ilan pa sila sa loob? Sabi nila, tatlo at pang-apat nilang aso. Wayaqulu na khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Sabi nung iba, sila ay lima at ang pang-anim nila ay ang aso. Wayaqulu na sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Sabi nila, sila ay pito at ang pang-walo nila sa loob ay yung aso. Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Sabihin mo ya Muhammad na wala nakakaalam sa dami nila maliban sa pinahintulutan lang ng Allah na nakakaalam sa dami nila. Fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Ya Muhammad, huwag mo nang tanungin ang mga Kristiyano na yan. Huwag mo nang tanungin ang mga Hudyo na yan kung ilan ang dami nila. Dahil ang Allah ang tunay na nakakaalam sa dami ng mga binatang ito. So dito mga kapatid, dito nagtatapos ang kwentong ito, ang napulot natin na aral, ang mga mananampalataya, pangangalagaan ka ng Allah at ang iyong religion at sino man na makasama mo kapag ka ikaw ay mananampalataya. Hindi ka pababayaan ng Allah. Napakaraming kwento na tumutukoy sa pangangalaga ng Allah. Kahit saan ka naglalakbay, pag palagi kang umaalala sa Allah, ay hindi ka niya pababayaan. Kahit na nasa bingit ka na ng kamatayan. Panghuli dito mga kapatid, pati non-Muslim, pati hindi Muslim, kapag ka sila ay nasa dagat at sila ay nananalangin sa Allah, ililigtas sila ng Allah. Ikaw pa kaya mananampalataya ang hindi ililigtas ng Allah? Pero huwag naman sana na maalala mo lang ang Allah kapag ka nasa bingit ka na ng kamatayan. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pangalawang khutbah na ito, mayroon lang akong konting paalala. Sa bawat masjid, lagi kong binabanggit ito. Yung imam, pagka nag-khutbah at nag-dua, pag ako nag-dua, o sino mang imam sa inyo na magdudua, hindi po sunna ang magtataas tayo ng kamay. Maliban po sa Juma, lahat ng dua, ang sunna po ay nagtataas tayo ng kamay. Yan po ang sunna. Maliban sa araw ng Jumaa o sa khutba na magdudua ang imam. Bakit? Wala pong dalil, walang katibayan, walang basihan ng propeta ay nagtaas ng kamay sa kanyang khutba maliban sa dalawang pangyayari lamang. Isang sahaba, pumasok sa masjid, sabi niya, Ya Rasulullah, yung mga pananim namin, Ya Rasulullah, mamamatay na yung mga hayop namin, wala nang mainom. Ya Rasulullah, idua mo na mag-umulan. Habang nagkukutbang propeta, pumasok yung lalaki, nagtatanong, humiling ng ulan. Ang tawag doon ay dua al-istisqa. Dua para sa ulan. Sa khutba yun ng Juma, nagtaas ng kamay ang propeta hanggat sa nakita ang puti ng kanyang kilikili kasi ang kanilang atip sa time na yan ay galing sa dahon ng tamar, parang dahon ng puno ng yog. Kaya bago pa man ibaba ng propeta ang kanyang kamay, ay dumilim ng langit at umulan at nabasa ang kanyang balbas. Umulan na. Isang linggo yun, umulan. Pagdating ng sumunod na khutba ng propeta, umuulan, hindi tumigil ang ulan, naglanguyan ang mga pananim, sumubra naman yung tubig, dumating na naman yung isang sahaba o iba, maliban sa kanya, ayon sa hadith, Ya Rasulullah, yung mga hayop namin na sobrahan ng tubig, yung halaman namin na sobrahan ng tubig, Ya Rasulullah, hilingin mo sa Allah na patigilin ng ulan. Ang tawag naman doon ay dua al-istisha. Ibig sabihin, pag ako nagdua ng ulan, pwede kayo magtaas ng kamay. Pero sa ngayon, hindi natin kailangan ng ulan. Kasi pag numingit na ng ulan, sasabihin nyo, si Ustad, sobra naman. Ulan na nga, baha na nga, dagdagan pa. So dito, hindi po sunna ang magtaas ng kamay pag nag-khutba ang imam, maliban kapag ka ang aking dua, ihihiling ako ng ulan. Isang sahaba, nakita niya ang isang lalaki na tabi'in nagkukutba, nagtataas ng kamay. Tabi'in! Maalam na ulama. Nakita ng sahaba, nagdudua, pinagalitan niya. Kabahang mauhatay ni Yadain. Kapahamakan sa dalawang kamay na yan. Kailanman hindi ko nakita ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagtataas ng kamay sa dua. Maliban ganito lang sabi niya. Kaya mga kapatid, sana ay maiwasan natin ito upang hindi tayo makagawa ng bida'ah. Dahil ang bida ay isang gawaing ligaw at ang gawaing ligaw ay magdadala sa atin sa impyerno. Sallu ala nabiyikum fa inna Allah amara na bidalik haythu qala fi kitabil karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghayra dhalin wa la mudillin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawana saghara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhabannar. Aqimis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.